Okay. Magandang araw para sa lahat ng mga kapulisan ng PNP, mga member ng MBK. Pero unang sa lahat, maraming salamat sapagkat yung role po ninyo sa panahon na ito ay hindi po masukat, hindi matulad, hindi mabigyan ng halaga. Napakataas po ang antas ng paglilingkod ninyo at pagpoprotect po ninyo sa buong mamamayan ng Bako. Ang ating ngayon pinakapaksa ay yung sa session 6, no? Diligently practice what is right. Dito ay gagawin mo kung ano ang tama at matuwid, kung anong tama at mabuti. At sinasabi ito, diligently, pipilitin mo maging bahagi ito ng buhay mo. No? So, para sa mga kapulisan, humaharap kayo sa mga temptation, humaharap kayo sa mga korupsyon, humaharap kayo sa mga lagay, humaharap kayo sa mga magagandang babae na pwede niyong palitan ang iyong asawa. At yung iba sa inyo siguro, baka dalawa pa ang inyong chicks. Let me tell you this. You have to be living in a life what is right. Ito po ang mahalaga dito. Hindi po ninyo kaya niyang gawin. Ang Panginoon ang siyang kayang gumawa niya. Now, puntahan po natin ang scripture. Ang scripture ay sa 1 Timothy. No? Okay? No? Ang sabi po dito, but reject profane and old wives' fable, exercise yourself toward godliness, for bodily exercise profit a little, but godliness is profitable for all things. Una, ang salitang reject. No? Reject mo. Huwag mong gawin. Ang profane na salita dito ay yung mga bagay na masama. So huwag mo raw gawin yon. At pangalawa, yung tinatawag na old wives' fable. Ano yun? Yung mga bagay na hindi naman mahalaga. Bagay na alam mo naman hindi malaga, gagawin mo pa yun. Yun yun. Sa halip, ano po sinasabi po dito? Exercise yourself toward godliness. Magiging maka-Diyos. Ito ang tanong. Madali ba gawin yun? Well, ang salita ng Panginoon na sinasabi po dito, to exercise, ibig sabihin, ikaw ay tinawag ka na ng Panginoon, ikaw ay nasa Panginoon na. So, ang gagawin mo, you have to exercise. Babalik po tayo doon. Sa 2 Corinthians 5:21, ang sabi dito, for He made Him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Him. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya'y itinuring makasalanan upang, ito pong pinakamahalaga, makipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. So ang tanong, nananampalataya kay Kristo, kilala mo si Kristo, ang tanong, if you have faith in Christ, then you are righteous. Matuwid ka. Hello? Hindi ka nga perfect, nagkakasala ka nga, nagkakagawa ka pa ng mali, pero sa harap ng Diyos, pag ikaw may ginawa, ano sasabihin ng Panginoon? Noong pa kita pinatawad, magpatuloy ka. So ibig sabihin, sa harap ng Diyos, we are righteous because of our Jesus Christ. Dahil sa Panginoong Jesus, hindi dahil kanino man, hindi dahil sa iyo, hindi dahil sa akin. Ako'y haharap sa Panginoon bilang matuwid dahil sa ginawa ng Panginoong Jesus Kristo. Kaya kung tayo ay matuwid, tingnan po natin. Ang sabi dito, exercise yourself toward godliness. Alam niyo anong ibig sabihin yung exercise? Hindi yung pipilitin mo gawin, maging banal, pipilitin mo gawin, magiging, diba, pipilitin mo na palagi ng Bible study, pali nagsisimba eh. Kung yun ay obligasyon, baliwa yung papanglabas po yun. Ang sinasabi po dito, dahil ikaw na ay anak ng Diyos, matuwid ka sa Panginoon, nakikinig ka sa salita ng Panginoon, alam mo na kung sino si Kristo sa buhay mo. Ang sinasabi dito, ipagpatuloy mo, gagawin mo, para bang ano eh, sa firing range.
alam mo na na may baril ka. Alam mo na na kaya mo magbaril. Pero kailangan patuloy kang mag-practice, patuloy kang mag-exercise para tamaan mo. Para maging maayos ang baril mo. Yun po yun. Alam mo na marunong ka sa martial arts. Alam mo marunong ka magsa self-defense. Pero pag hindi mo i-exercise siyaan, baka maunahan ka, baka mas maliit sa'yo o sino pa man ay kakayang-kaya ka. So ibig po sabihin dito, kung ikaw ay talagang ipapractice mo na magiging tama at matuwid, diligently to practice what is right, then you have to exercise. Ano yung i-exercise mo? Exercise yourself toward godliness. Lahat ng bagay para maka-Diyos. Pero ang sabi po ito, but godliness, yung buhay ng maka-Diyos, matuwid, nakikinig ka, yung buhay na sumusunod ka sa salita ng Panginoon, dahil tinuruan ka na, naaalala mo, oops, hindi to dapat gawin. Merong nagbibigay lagay o hindi dapat itong gawin. Exercise mo yan. Oops, merong magiging corrupt ka, hindi ito dapat gawin. Oops, baka maging ninja cup ka, hindi mo dapat gawin. You know already what is right. Alam mo anong tama at matuwid. Then, exercise godliness. Na nakita po natin, kung tayo ay magbabago, no, may proseso. Ito nga yung sinasabi. Change has a process. God does not promise change will be easy, but He promised that it is possible if we work diligently according to His word. Be you steadfast. May proseso. Ang proseso is nagpapatuloy, ginagawa, no? At walang ibang iniintindi kung hindi dahil sa kalooban ng Diyos. Therefore, my beloved brethren, be steadfast. Steadfast, magpakatatag, immovable, huwag matinag, at maging masipag kayo palagi sa paglingkod sa Panginoon. Look, ang sabi, palagi kayo naglilingkod pala. Well, alam nyo, sa totoo lang trabaho ninyo, talagang saludo po kami. At ang kalaban ninyo, alam po ninyo eh, hindi naman tao eh, kung hindi mga diablo sa nasa likod ng mga tao eh. Kaya pag hinarap niyo yung tao, sa totoo lang, kung wala ka sa Panginoon, hindi mo makikita na ang kaharap mo ay tao. Makikita mo harap mo diablo, kaya kailan tirahin ko to, patayin ko na to. But then if you are working in the Lord, it always abounds sa iyong mga ginagawa. Makikita mo yung tama at matuwid ang magiging buhay po. Matatag ka na. Hindi ka pwede matinag, no? May magbibigay ng lagay, hindi ka matitinag. May makita kang chicks, hindi ka na matitinag dahil may asawa ka na, no? May makikita ka na dapat gawin mo na maayos, matino ang trabaho, hindi ka na matitinag. Bakit? Alam mo ang tama at matuwid para dun sa trabaho mo. Change has a product. Nandito po. Change has a product. It is a result. So, pag may pagbabago, una, yung repentance, metanoia, change of mind, renewing of the mind, na sa Roman sinasabi. Ang sabi dito, habits are formed by repeated actions. We change to serve God only when we compel to do right and repeat it until it becomes our way of life. So, ang ibig po lang sabihin dito na kung yung iniisip mo, yun ay maging action mo. At yun action mo, yun ay magiging habit mo. At yung maging habit mo, yun ang karakter mo. Ibig sabihin, kung binago mo na ang iyong pag-iisip, bago na rin ang action mo. Ibig sabihin, yung tama at matuwid, you will practice it, that will be the act. At kung palagi na yung ginagawa mo, alam mo na tama, ginagawa, alam mo na mali, ginagawa mo ang tama. Alam mo na ito ay hindi gagawin ang tama, hindi mo ginagawa. Dahil ito ay mali. So, alam mo na, you practice your act. In practicing it, in doing it, becomes a habit. Sa Tagalog, mamuhay kayo ayon sa salita ng Panginoon na nagbabago ang pag-iisip. Bago ang pag-iisip,
bago ang action, bago ang habit. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, kung napakinggan mo lang ngayon, pero hindi mo ginagawa, dinadaya mo ang sarili. Yun ang mahirap. Dahil niloloko lang natin. Ang salita ng Diyos ay ang manual. Ang salita ng Diyos ay highest authority. Ang salita ng Diyos ay panay totoo at panay matuwid para sa ating espiritu na pinapakain ng kaluluwa upang ang action natin, ang five senses, ang katawan, maging tama at matuwid dito sa mundong ito. Ang sabi sa 23, sapagkat ang nakikinig sa salita, ngunit hindi sumusunod dito ay katulad ng isang taong tumingin sa salamin, pagkatapos makita ang sarili ay umalis at kinalimutan ang kanyang anyo. Nananalamin ka, ito ang salita ng Panginoon, sinasabi sa iyo, dapat maging tama at matuwid ka, dapat ipapraktis mo ang sinasabi ng salita ng Panginoon upang lalong magiging tama at matuwid ang buhay mo. Sa halip, magpapatuloy ng matatag at hindi matinag. Ako'y mananalangin para sa inyo. Panginoon, dalangin ko, Lord, lahat ng mga PNP na nasa MBK ay patuloy mong ingatan. Dalangin ko na ang prayer na to magiging covering sa kanila. Huwag mo silang pabayaan, lalong-lalo na sa kapanahon na yon. Ilayo mo sila sa sakit at karamdaman. Pagpalain mo ang kanilang mga pamilya sa lahat ng pangangailangan. Magiging bakod sa kanila mga panalangin na ito. Higit sa lahat, patuloy mong paalala na ikaw, na sila ay binago mo na ang kanilang pag-iisip, na sila ay matuwid sa iyong harapan dahil ang aming Panginoong Yesus ang siyang nagbigay ng karapatan at ibinigay ang katuwiran sa bawat isa. Dahil sa krus ng Kalbaryo, ipinako ang kasalanan at ibinigay ang katuwiran. Muli, pagpalaing kayo, MBK, God bless you all. Amen.